Sensui! Anong gagawin mo? Sensui! Ayaw kanya kausapin. Sa mustang muli, kaibigan, sa videong to, tatalakayin nga natin ang isa sa mga matagal nang nire-request na topic dito sa ating channel, ang iba't ibang katauhan ni Sensui. Sa loob ni Sensui ay mayroong nabubuhay na pitong tao. Bali, matatalakayin nga natin dito ang mga pangalan nila at kung ano-ano mga pagkakaiba nila sa bawat isa. Di ba ang pangalan niya ay si Lobo Sensui? Sino si Kazuya, kamag-anak niyo? Gunggong ka talaga. Susubukan na rin nating sagutin dito yung madalas kong nababasang katanungan ng marami, na kung si Sensui ang pinakamalakas sa mundo ng mga tao, bakit nga ba hindi sila nagkatagpo ni Taguro? Ang pitong katauhan ni Sensui. Bago ang lahat, balikan nga muna natin ang bahagya kung sino nga ba itong si Sensui at kung bakit siya nagkaroon ng iba't ibang katauhan o yun bang tinatawag na split personality. Nagising lang ako sa katotohanan. Bali, ayon sa kwento, bata pa nga lang si Sensui ay pinagpala na siya ng malakas na kapangyarihan hanggang sa mapili nga siyang maging detective ng spiritual na mundo. Noon ay talaga napakabuti niyang tao. Siya ay mapilit sa paghahanap ng hustisya. Sa kasamaang palad habang nasa misyon, nasaksihan niya nga ang ginagawang kasamaan ng mga tao laban sa mga alimaw. Dahilan para tuluyan nga magbago ang pananaw niya na humantong nga sa pagkasira ng kanyang pag-iisip. Dahil sobrang naguluhan, nagsimula nga makabuo ng iba't ibang katauhan si Sensui sa isipan niya. Mga katauhang lumalabas nga para tulungan siya sa mga pagkakataong may kailangan siyang gawin na hindi basta-basta magagawa ng tunay niyang pagkatao. Tama na, ayoko na. Tama na. Bale, simulan nga natin dito sa pinakauna niyang katauhan, ang original na Shinobu Sensui. Isang tunay na mapagmahal pero malupit na si Sensui. Bago siya nasiraan ng bait, may malinaw siyang paniniwala na mga tao ay mabuti at ang mga halimaw ang masasama. At dahil nga ganun niya nakikita ang mundo, hindi siya nakararamdam ng kahit anong pagsisisi sa tuwing tumatapos siya ng mga halimaw. Para kasi sa kanya, ginagawa niya lang ang nakabubuti para sa lahat. At yun nga ang isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit bumaligtad ang mundo niya nang makita niya sa sarili niyang mga mata ang kayang gawin ng mga tao. Nasaksihan ni Sensui ang isang bagay na hindi niya dapat makita. Yun ay ang gawain ng mga tao ng mga masasamang bagay. Hindi niya matanggap na ang mga taong pinoprotektahan niya ay maaring mas masahol pa sa mga halimaw na tinatapos niya. May karapatan pa bang mabuhay ang mga tao o dapat silang mawalan lahat? Bagamat ang tunay na Shinobu Sensui ay may malakas at nakaka-intimidate na presensya, may mga bagay na hindi niya magagawa kapag nasa katauhan siyang yun. Sino ka? Magsalita ka! Si Sensui, kinagagala kitang makilala. Kaya nakalikha nga siya ng anim pang katauhan na bawat isa nga ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan. Unahin na nga natin si Minoru, ang pinakamagaling mag-isip. Si Minoru, ang pinakamatalino. Dahil nga sa matalino at magaling magsalita, siya ang ginamit ni Sensui para kumbinsihin ang mga kasama niyang tulungan siya sa paggawa ng lagusan. Bueno, bakit hindi ka sumama sa amin at baligtarin natin ang buong mundo? Bukod sa siya ang may katauhan na bagay sa isang leader, siya rin ang pinakamalapit ng paniniwala sa tunay na Sensui. Dahil doon, siya nga ang gamit na katauhan ni Sensui sa malaking bahagi ng Black Chapter Saga. Baliwala sa akin tapusin ng iba pa. Tayo na! Sunod naman si Kazuya, ang walang awang mamamaslang na nabuo ni Sensui nung mismo masaksihan niya ang kasamaan ng mga tao. Dahil hindi pa nga kailanman nakakapas lang ng tao si Sensui sa puntong yun, kinailangan niya ang tulong nitong si Kazuya upang tapusin ang mga taong naroon. At simula nga nun ay lumalabas nga tong si Kazuya sa tuwing kinakailangan maging bayolente ni Sensui. Si Kazuya ay dalubasa sa pagpatay sa kanilang pito. Nabuo siya upang gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng ibang katauhan niya. Teka! Asama mo makatingin ah. Sayang, pero kailangan mo nga mawala. Gaya na nga lang ng pagtapos niya sa mga hayop o mga maliliit na bata para lang sa sarili niyang kasiyahan. Siya yung may baril sa kamay at kulay pula sa isipan ni Sensui. Dadaling ko lahat ng tao sa kanilang lipingan! Si Juji naman ang responsable sa mga sandatang maaaring nilang gamitin sa laban. Mga sandatang madalas gamitin ni Kazuya sa tuwing trip nitong mga hunting ng mga tao. Ito ang tinatawag na secret weapon. Bagamat mainitin ang ulo at matalim rin ang dila kagaya ni Kazuya. Gagawin natin pinakamalaking libingan ng mundong ito! Itong si Juji ay masasabing may kontrol pa sa sarili at hindi nalilimutan ang tunay na pakay nila.
ang ubusin ang mga tao. Mahal ko ang mundo ng mga tao na wala ang mga tao. Sinaro naman ang malababaing katauhan na Sensui. Ang isa sa pito ay babae, isang sensitibo at maramdaming babae. Bukod sa may pagkaisip bata, siya rin ang pinakasensitibo sa lahat ng katauhan ni Sensui na madalas nga raw lumalabas sa kalagitnaan ng gabi upang umiyak dahil sa mga komplikasyon ng mga plano nila. Ayon kay Tsuki, sa kanya nga lang raw nagpapakita ang katauhan to ni Sensui. Ang pinakamalambot nitong katauhan na may kakayang magsulat ng napakagandang tula. Bagamat pinapahalagaan ni Naru ang mundo, naniniwala rin siyang kailangan pagbayaran ng mga tao ang mga kasalanan nila. Si Makoto naman yung ika-anim, bagamat hindi siya naipaliwanag sa anime o sa manga. Itong si Makoto nga raw ang katauhan ginagamit ni Sensui para sa iba't ibang bagay. Mabuti pa, magpahinga ka na ngayon. Gaya ng pagluluto, paghugas ng pinggan at paglilinis ng bahay. Nakakatawa, di ba? Nakakabawas nga naman ng kastigan yun, di ba? Kaya masisisi mo ba si Sensui kung gusto niyang ipagawa yun sa ibang katauhan niya? At ang pinakauli, si Hitoshi, ang katauhan ni Sensui na may pinakamalaking pagpapalaga sa mga hayop at halaman. Hindi! Dinadaya mo ang sarili mo! Alam mong mahal mo ang lahi ng mga tao! Ayon sa article na inilathala ng Shonen Jump, itong si Hitoshi nga raw ay responsable sa pag-aalaga ng may 100 iba't ibang uri ng mga halaman at hayop sa tinitirhan ni Sensui. Maaring siya rin ang nagkumbinsa sa ibang katauhan na ang tanging problema nga lang nila sa mundo ay ang mga tao mismo, na sila lang ang dapat wakasin at hindi ang kalikasan. Nakita ko na. Gusto ko naman ang bulaklak, puno at pati na hayop. Ang pinakaayaw ko lang ay ang lahi ng tao. So ayun, yan nga ang 7 katauhan ni Sensui. Gaya ng nabanggit, ang ilang impormasyon tungkol sa ibang pagkatao ni Sensui ay mula mismo sa article na nirelease ng maalamat na manunulat na si Yoshihiro Togashi. Itigil na to! Sinabi mo bang itigil? Pero hindi pa tapos ito! Para naman sa katanungan kung bakit hindi kailanman nagtagpo ang landas ni Taguro at Sensui. Well, bago pa kasi maging tauhan ni Mr. Valdez si Taguro, matagal nang iniwan ni Sensui ang pagiging detective niya. Noong mga sundalo ni Mr. Valdez ay mga mahihina. Baliwala kung ikukumpara kay Taguro at sa kapatid niya. Malabo rin magtagpo ang landas nila sa puntong yun, lalo na't masika si Jericho ay ilang taon nang walang idea kung nasan si Sensui. Hindi ko nga alam ang mga ginagawa niya sa loob ng 10 taon. Ibig sabihin, sinadya nitong itago ang malakas na kapangyarihan, hindi dahil takot siyang matagpuan ng tulad ni Taguro. Kung hindi para panataliing Liam ang pinaplano niyang pagbubukas sa lagusan. Aming plano, lahat kami 7 ay pumayag dito. Isa pa, maaaring hindi pa rin kasi nailabas ni Sensui kahit kailan ang tuloy na kapangyarihan niya sa isang laban. Wala naman kasi siguro siyang nakaharap na kinakailangan niyang gamitan ng malakas na kapangyarihan, di ba? At gaya nga ng sabi niya sa laban nila ni Eugene, kung marunong kang kontrolin ang kapangyarihan mo, ay maaari mong maitago yun. Talaga bang mahina ka? Hindi mo na kailangan pang gawin ang lahat ng ito. Iniisip mo bang tatakbo ako kung hindi mo ginawa ito? Kaya yun, wala talagang idea si Taguro na may nag-i-exist sa mundo ng mga tao na mas malakas pa sa kanya, kay Jeremiah o kay Eugene. Dahil kung sakaling nalaman niya yun, panaguradong hindi na nga niya kakailangan ng panghintayang ipasa ng Jeremiah ang kapangyarihan sa kahit sino. Dahil kay Sensui pa nga lang, tapos na ang kwento niya. So ayun, hanggang dito na nga lang muna para sa video na to. Kung meron pa kayong nais mapag-usapan, comment nyo na nga lang yan sa ibaba para mapag-isipan natin. Muli, maraming salamat sa panonood. Kalupon. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.